Hindi, huwag kayong tatawa wala sa akin. Po, eh, wala po. Alam ko po ang kalakaran sa LGU. Mayor, alam ko, huwag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor po ito eh. Oo. Ikaw ang nag-endorso as hangguni ang bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, sabi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi to ha, ulitin ko sa inyo ha. Ang sabi nung acting mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa sangguni ang bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Nakateammate mo nung tumabok ang mayor. Nagsisinungaling, oo, hindi. Your Honor, you're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath. Opo, and if you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako you nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung vice, yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Your Honor. Teka. Bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung acting mayor. Oo, hindi. Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi nung acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, nag-isinungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Puro iwas sa tanong ha. Panoorin natin ang buong istorya. Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't care kung anong allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki? Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm? For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iimon sabihin for security purposes, hindi ka lumalabas ng farm? For biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano biosecurity po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman. Bio. Eh, paano magkakasakit yung mga baboy? Kaya ka ba yung ibig sabihin para sa MPP yung oh, pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Kong Dan Fernandez, eh, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yan. Ano yun? Hindi, bio eh. Diba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Bamban Tarlac? Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan?
Meron po supplier ng mais, supplier ng saan? Gamot. Taga saan? Taga Bamban din. Meron pong taga Bamban, meron din pong taga Concepcion, taga okay. Capas. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkada noong bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Kasi alam mo, nung ako naging congressman, opo. Marami kong kaklase roon sa distrito ko eh. Opo. Oo, marami kong kaklase distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, binigay po niya sa akin yung line-up po niya, tsaka yung mga leaders po niya. Yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Siya po yung barkada nyo, Ms. Alice. Opo, kaibigan. Opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada nyo rin. Acting mayor po na vice mayor po dati, siya po yes. Yung line up ko po. Kala, barkada mo rin siya? Opo, kakilala. Andito siya, po. Mr. Chair, no? Opo. Yung pong acting mayor po ng Bamban Tarlac, sino po sila? Ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po bang si Miss Alice Goo, barkada nyo? Naging mayor po kayo dati, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Kasi po, kinuha po ako ni dating mayor John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Teammate ni Miss Alice na vice mayor para yatang bumaba kayo ng ranggo. Di ba? Nung araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binaba niyo yung ranggo niyo. Naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay, okay lang po. Kasi naging third termer po ako ng mayor. So, wala na po akong trabaho noon. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako. Dahil po, marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Goo. Hindi niyo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think kayo'y nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili. O, yun lang po. Na acting mayor. Ano po? Yes po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo, wala. Di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam ko po. Alam niyo po yun, may Pogo. Parang hindi pwede hindi niyo alam eh. Ang Pogo po, alam ko po, isa illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko ho yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, hindi pa? Alam ko po yung Pogo is legal po. Alam nyo yung Pogo legal? Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na nung po ako ay vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po mag yung pong sungbang technology na binigyan namin po resolution yun po ang aming ginawa noon nung ako'y vice mayor. Nung kayo po ay vice mayor? Opo. Okay. Hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, mayroon po lisensya sa PAPCOR. Sino po nagbigay na lisensya? Alam ko po, yung PAPCOR po. Yung PAPCOR? Alam po namin. Pero hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba?
Siyempre po kami po, in-endorse po namin yun. Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse, yung mayor? Kami po ang Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan. Siyempre, may bas-bas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo. Opo, para sa... Nabigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang PAGCOR ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban at siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng Sangguniang Bayan at kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, at bilang Vice Mayor po, in-endorse po ng nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng siguro resolution. Walang binibigay yung Pogo sa Sangguniang Bayan. Sa LGU, Mayor, alam ko, wag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor po ito eh. Oo. Akong tatawanan. Ang naano ko lang, siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogo ron na binigay niyo ng lisensya, ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at na nagsasabi kayo ng totoo. Ha? So, Miss Alice, tama ba yung sinasabi ni Mayor Arleo? Regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor Anunsasyon po, hindi po ako yung kausap po nila. Alin yun? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at Sangguniang Bayan. Mayor, ikaw ang nag-endorso at Sangguniang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, hindi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi to, ha? Para bigyan na lisensya ng PAGCOR at in-endorse nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Nakateammate mo nung tumabok ang mayor. Nagsisinungaling, hindi. Your Honor, you're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath. Opo, and if you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Your Honor. Teka, bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung acting mayor. Oo, hindi. Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, like isinungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Yes, ondo lang. Ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Para kang yung sa budget hearing ng DepEd, eh. Ha? Ulitin ko ang tanong ko, ha? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nagsisinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nag-iisa nung aling.
I think Your Honor, point of order, Mr. Chair. What is the point of order? Can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Okay, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Chairman. Yes, Congressman. Reminder, Mr. Chairman, to Ms. Aka Alice Go, ma'am, don't tell this committee or the members of this committee what to do. Kasi po, di pa ako dumating sa iyo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and alam mo, hindi kita ipapakontem. Papakontem kita dito. Eh, ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Vice, Mayor, Mayor, yes, sir. Mayroon yes, ka bang, mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorsed that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang ano po, si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Go o si Honorable Councilor Rene Rivera para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yun daw. Apo. Huwag mo lang sasabihin yun daw, alam mo eh, ikaw naman no. Apo, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Mr. Chair, eh ginagawa kami ng tanga ni Acting Mayor dito hindi po, eh. Hindi po sir, hindi po. Ha? Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate, matalino ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko pong sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nag-isinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, ha, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo dito po, under oath po kayo. Opo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Sir, pwede pong pakiulit na... Ganito po, you mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Oh, nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now is lying. It is Aka Alice Go is lying. So, may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May I continue, Mr. Chairman? Okay, please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong ha. Lalo na lang ha. So, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si Acting Mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung Acting Mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting Mayor, ano po masasabi niyo dyan? Kasi po ganito yun. Sinungaling daw po kayo. Kasi po ganito po yun, Chair. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sungbang technology po para susunod na session po na bigyan namin pong loono. Totoo po ba yun, Ms. Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yun.
hindi mo alam. Okay. Mr. Chair, can I mayor, acting mayor, sino po ang nag-apply ng lisensya sa pagkor ng Pogo? Alam niyo po ba? Dapat alam po yan ang sanggunian bayan. Hindi ko po alam. Siguro po pag dumating po si Rene Rivera po dito sa ating session sa susunod, siya po ang nakakaalam. Nakita kong korporasyon kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo. Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? May Filipino naman po kasama po, Your Honor. Puro Chinese yung kasama mo ron eh. May Pilipino ron sa korporasyon sapagkat kailangan may 60% na take ang mga Pilipino ron sa korporasyon. Pero nakikita ko, puro Chinese ang kasama mo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Pilipino? Malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala. Kinakailangan makita mo uli. Nakikita ko puro mga may iksi ang apelyido eh. Kayo naman, no? Magaling kayo magsanungaling. Ito po bang nasa China Bank na ito? Ano yung ngayon figure dito? Pirma nyo to? Pirma nyo po ba ito? Invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Pinaman lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Your Honor, meron po kasing bank documents po and meron po kasi akong unblock cases po. Okay. Itong next, pirma mo ba to? Itong check dito. Paki-echo nga kung pirma niya. Sabihin nyo lang pirma nyo eh. Oo. Kumpirma nyo lang. Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron ba kayong biniling property sa Alphaland, Baguio? Your Honor, wala po. 2021? Hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan nyo sa isang nagngangalang Ann Jaime. Totoo hindi? Hindi po natuloy. Totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nangangalang Ann Jaime? Pwede natuloy o hindi, pero pinangalan mo sa nangangalang Ann Jaime. Hindi po. Pagkatapos po niyan, the Alphaland Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa nyo, inaprubahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Your Honor, anong pong corporation po? Hindi, sa'yo. Property mo eh. Opo, pero anong pong corporation Alphaland. Po? Opo, pero from, anong pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy. Bago ko magbigay yung pangalan, sabihin muna sa akin kung may property ka doon. Hindi po natuloy po yung property po, Your Honor. Pero nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran. Hindi lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Mayroon akong copy ng cheque dito. Pakitingin ako yung pirma mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung iyong ninamin na ito'y binayaran mo ng 23,800 pesos. Yun po yung cheque nyo. Totoo ba hindi? Your Honor, about po sa bank transactions po. Hindi nakasama sa case mo to eh. Opo, pero may unblock case po kasi finite po sa akin. Hindi kasama sa case mo ito. Opo, pero... Isasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po kasi teka, ng muna. Bank transactions po sinama hindi, po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to eh. Hindi pa kasama ito. Kaya hindi po pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor... Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh.
Your Honor, lahat po ng banks ko po. Nagbayad ka ba ng down payment sa Alphaland na ang pangalan Alphaland Baguio Mountain Log Homer Incorporated na 23,800,000? Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AMLAC. Hindi pa nga kasama ito sa AMLAC. Kasama po. Isasama lahat pa lang natin. Oo. Ito, pakita nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. Ikaw naman, oh. Your Honor, yung lahat po kasi ng banks po, sinama po ng AMLAC. Kaya I invoke my right against self-incrimination. Your Honor, nandiyan ba yung AMLAC? I would like to find out, Mr. Chair, kasama ba itong kanyang down payment sa Alphaland Baguio Mountain na 23,800,000? Is this included in your AMLA investigation and cases that you have filed against Ms. Alice Goo? Is this included? Not yet. Magandang hapon po, Your Honor. Yes. With respect to the bank accounts, we have filed a money laundering complaint, Your Honor. And the bank accounts mentioned therein, I can disclose the same. But I am not sure which bank Your Honor is referring to. Can I show you the check? And please tell me if this is included in your AMLA investigation and included in the case against Ms. Alice Goo. Kaya hindi pa ito kasama sa kaso. And I would like to refer this now to AMLAC na isama kasi gusto ni Ms. Alice Goo isama eh. Okay? Ito ba? Ang tinatanong ko, ito ba yung pirma nyo? Pirma nyo ba ito? Your Honor, sinabi mo na ito, cheque mo. Sinabi mo na ikaw nagbayad ng down payment. Ito, nakalagay yung cheque, Alice Leal Goo, BDO, Tarlac, Concepcion Branch. Your Honor, can I consult my lawyer po? Thank you po. Oh, sorry. Sige. Nga daw po siya kaso. Hindi pa nga kasama. Ikaw naman, no? Kaya tinatunog kita ngayon. Tinatanong kita ngayon, hindi pa kasama eh. Ha? Oh. Hindi pa kasama. Tinatanong ko lang sa'yo kung ito ay pirma mo. Yun lang. Opo, Your Honor. Ang explain po sa akin na lawyer, ang right ko daw po ay I have right to refuse to answer po dahil pagkasinama na daw po yan, sa susunod po, it may incriminate myself po. Well, ibig sabihin, well, anyway, Mr. Chair, kahit na hindi identified, sinabi na niya man dito na cheque niya ito eh. Sinabi niya, nakalagay po Alice Leal Goo eh. Sinabi niya to na cheque mo to at binayad mo ito. So, right now, Mr. Chair, I would like the AMLAC to get this evidence and to include this in your investigation and the charges filed against Ms. Alice Goo. Mr. Chair. AMLAC? Yes, sir. We'll do po. We'll include that in our investigation and that's highly appreciated, sir. And please also find out if the transaction between Alphaland has been finished, no? I've been fulfilled, Mr. Chair. Yes, Your Honor. We will look into whether that contract has been consummated, Your Honor. Salam pong tanong, Mr. Chair. Ilang beses kayong nagkita at nagkausap ni Ms. Cassandra Ong, Ms. Alice?
Your Honor, hindi ko po maalala yung exact number po kung ilang beses po kami nagkita po. Tatlong beses ba? Apat na beses? More than naman po. More than. Opo, more tatlo, than apat na beses. More than three, four. More than three to four times. Nakita kayo at nagkausap. Opo. Okay. Nabanggit mo, Miss Cassie, na nakita kayo unang-una sa Malaysia at di pa kayo nakikita kahit kailan. Mr. Chair, wala po akong binabanggit na gano'n. Ang sabi ko po noong time na yun is nagkita po kami sa Malaysia. Nabanggit mo din na hindi mo masyadong kilala si Miss Alice Goo. Ang sabi ko po is kakilala ko po pero hindi ko po kaklose po, Mr. Chair. Okay, kakilala mo pero hindi mo kaklose. Pero nakita kayo more than four times. Yes. Pero po. Hindi kayo close. Miss Go, kayo po ba'y nagpunta ng Malaysia, dumaan kayo sa regular na flight? Your Honor, regarding that question po, I invoke my right against self-incrimination sa final po ng immigration po. Sorry po talaga. So, nag-file na ng immigration sa inyo? Opo. So, hindi mo pwedeng sabihin sa amin kung ikayo ay sumakay sa eroplano o nagbangka kayo puntang Malaysia? Tulad ng ginawa right ni Sheila. I invoke my right against self-incrimination. Okay. Nagkita po kayo ni Cassie dun sa Singapore, correct? Malaysia po. Sa Singapore, hindi na? Singapore, kung di pa ako nagkakamali, once. So, nakita po kayo sa Singapore, correct? Once po.